bago po tayo magpatuloy sa ating update po sa flight Dammam to Manila, medyo maingay po. Nasabayan tayo ng announcement. Ayun, bago tayo magpatuloy sa ating update sa flight Dammam to Manila, shout out po kay Dante Sumido, Zaida, Kala, at sa at yung pong huli ay kay Saldi Bonita. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayong palagi, gayon din po sa ating sa inyong mga pamilya. Ayun, continue po tayo sa update po natin dito po sa Dammam to Manila flight. Ayun, mga kaumbuyan. Magandang araw po, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng ating mga kaumbuyan, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas at dito po sa Saudi at sa lahat po ng OFW po sa buong mundo. Ayan, andito po ako ngayon sa uli sa King Fahad International Airport po sa Dammam. Ayan, yan po yung pinakang lobby po ng King Fahad International Airport po sa Dammam. Andito po ulit tayo para po magbigay po ng update po sa flight po ng Dammam to Manila. Kasi nung mga nakaraan pong araw ay canceled po yung flight. So ngayon po, araw po ng April 1 po, 2021, ay bibigyan ko po kayo ng update. Shout out po uli sa ating subscriber na siya po yung nagtanong sa akin kung meron po daw, kung nag-resume na po daw yung flight, si Saldi Bonita at si Saida Kala. Yun, shout out sa inyong dalawa at kaya Tol Dante Sumido. Ayan, sa elevator tayo. Ngayon pupunta tayo sa Assalamualaikum. So ayun, may nag-shooting sa likod natin. Ayan. So ngayon ay check natin yung schedule po ng flight ngayon. Pupunta tayo sa departure area po, international departure area po ng King Fahad International Airport. Hindi natin alam kung bakit na-cancel yung mga flight na nakaraan. Siguro dahil na rin dun sa restriction na pinatupad sa Manila, sa Pilipinas. I'm not sure, mga kaumbuyan, mga kababayan, kung yun yung reason kung bakit nag-cancel sila ng flight. Baka siguro ay naisip din nila na hindi rin makakapasok yung mga babakasyon o kaya iuuwi. So hindi natin alam, di ako sure. I-comment nyo po sa ating comment section sa baba yung inyong idea kung bakit na-cancel po ang flight. So ngayon ay sisilipin natin. So andito ako ngayon sa check-in counter. Yan ang check-in counter po ng King Fahad International Airport. So ayan, mga kaumbuyan, meron pong flight ngayon 9:20 5683 Philippine Airline Manila. Meron pong flight ng April to bukas. Ayan, for sure hindi po makakancel ang flight nyo. Ayan po, March po yan, April 1 po yan, 2021. Ayan po yung flight po, Philippine Airline. Ayan. Ayan, so meron po ngayon. Ayan po ang date. Kita nyo naman. So ayun, mga kaumbuyan. Ayan, meron pong flight ngayon. So, lakad-lakad muna tayo ng konti. So kung merong flight ngayon ay sigurado may mga Pilipino dito. So maghahanap tayo ng Pilipino. Ayan. So hindi ko lang alam, mga kaumbuyan, kung bakit
na-cancel yung mga flight ng mga nakaraang araw. Kung meron kayong idea, i-comment po nyo sa ating comment section sa baba para po mapag-usapan natin at malaman din ng ating mga subscribers, malaman din po ng ating mga kaumbuyan. Hindi ako nakapag-gel ah. So ayan. 19, 20, alas 7 pa. Eh baka mamaya pa pumunta yung mga kaumbuyan natin kasi nakalagay doon na oras ay 19:20. Ibig sabihin ay alas 7 po. Alas 7 po ng gabi ang flight. So wala tayong makikita ng Pilipino rito. O tingnan niyo na lang yung kabuuan po ng check-in counter po. Ayan. Maraming tao, mga kaumbuyan. So, ayun, mga kaumbuyan, mga kababayan, doon sa nagtanong kung meron pong flight, ito yung update natin. April 1, 2021, araw po ng Huwebes. Ay, meron na pong flight. Nag-resume na po yung flight ng Manila, Dammam to Manila. So sana po ay nabigyan po, kayo ng konting kalaman, konting pong information at nakatulong po ako sa inyo sa, kahit po sa ganitong maliit na bagay. At sa ating po mga bago pa lang po sa ating channel para po makagawa pa po tayo ng ganitong mga video, ang wish ko lang po, ang request ko lang po sa inyo mag-subscribe po kayo at pakiclick din po yung notification bell para po ma-notify kayo sa ating mga bagong video. Pakilike din po at share para po lumawak pa po yung ating channel. At mag-comment po kayo sa ating comment section sa baba para po meron tayong mapag-usapan. At kung meron po kayong tanong, bibigyan po natin ng kasagutan sa ating pong kakayahan. Hanggat maaari po ay gagawin po natin ng paraan para po masagot po ang inyong mga tanong. So, lagi ko pong bilin sa inyo, lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong sumunod sa mga patakaran po na pinatutupad po. Hindi lang po dito sa abroad, hindi lang po sa iba't ibang bansa na pinalalagyan po ng ating mga kababayang OFW, lalong higit po dyan po sa atin, sa bansang Pilipinas. Sumunod po tayo. At sa ating pong pag-iingat, samahan po natin, ang pinakamahalaga po ay samahan po natin ng maraming panalangin. Lagi tayong mag-pray dahil ang totoo po niyan, siya lang po talaga magbibigay sa atin. Magliligtas sa atin, sa lahat po ng kapahamakan, magbibigay po sa atin ng lakas ng loob para po magpatuloy pa po sa ating buhay araw-araw. Yun lang po, ingat kayong palagi. Until next time, mga kaumbuyan. Until next time, ito po si Pitong Gatang. Maraming salamat po.